pa lang tayo, nakikipag-coordinate na ako kay Yves para sa event party na ito. Gusto ko, maging en grande ang birthday party ni Marilyn. Lola, may isa lang po sana akong request. Sa resort na natin gawin yung party ko. Welcome back po, Senyorita Marilyn. Hindi lang ho kasi ako mapalagay ngayon nandito na tayo uli, Mama. Baka kasi magkita si Marilyn at saka si Perlita. Baka mamaya piliin ni Marilyn si Perlita tapos iwan niya tayo. Sinabi sa akin ng driver mo na pinuntahan mo daw si Perlita. Hindi ko naman siya naabutan sa bahay niya eh. Pinakawalan ka na ni Perlita. Kasama na niya si Darlene, ang tunay niyang anak. Bigyan mo naman sila ng pagkakataon na maging masaya. Huwag mo na silang guluhin. Sabi daw ni Chef Andy, inam daw tayo mamaya. O tara! Sige, sunod na lang ako, hatid ko muna si Darlene. Hatid? Parang may hindi ka sinasabi sa amin, ha? Kaya na ba ni Darlene? Kaya may pahatid-hatid ka pa nalalaman? Hatid ko. Gabi na. Baka kung mapano pa yun, may babae yun. Ano ka ba naman? Wow! Eh, yung mga masahe after work. O, tsaka yung mga cake lessons. Wala yun? Ikaw, Chef. Wala yun. Wala. Ah? Magkaibigan lang kami. Kaibigan lang. Siya ba alam niyang friendship lang ino-offer mo sa kanya? Oo naman, no. Hanggang ngayon, alam naman ni Darlene na mahal ko pa rin si Marilyn. Grabe naman to. Daig mo pa si Rizal sa pagka-martyr. Pre, maasa ka pa rin makikita mo si Marilyn? Sa totoo lang, medyo nakawalan na rin ako ng pag-aasa eh. Sabiruin niyo, 6 na buwan. 6 na buwan na ako walang balita sa kanya. Hindi ako sigurado kung magaling na ba siya, kung ayos lang siya. Wala. Wala akong balita eh. Mali ba tayo? Teka lang, Chef. Alam niyo bang mahirap maghintay? Mahirap maghintay dun sa wala. Lalo pat alam mo na yung hinihintay mo, hindi ka nababalik. Ay, oo nga, di nakapaghintay. Sandali. Teka lang, maiba tayo usapan. Ba't kayo ay concerned ako si Dini kay Jerome? Eh, kasi ang... Go kay Mikras. Hindi naman sa ganun. Kay Mikras, guys. Sandali, huwag kang magsalita. Hindi. Alam ko, parte sa posyon mo, ay magbibigay ka lang ng advice eh. Eh, bakit kayo eh? Eh, parang lahat na lang babae kinukuha niya. Ay, hindi. Oh, mula tsaka hanggang maganda, kinuha mo na. No, hindi ko alam. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, napapansin ko. Huwag ka lang ganun! Pag nagluluto yan, ganun. Tira mo ka magluto yan, gumagano'n ganyan na, smile sa'yo eh. Eh, siyempre. Gusto kong mapansin niya ako, o. Noy. O, bawal ba? Best friend. Bakit? Doon sa dating ano? Dalawang... It's okay. It's not your fault. 3 taon? Noy! Pag-usap natin, inom tayo. Inom na iinom mo to. Huwag kang guilty. Ganda kong lalaki to. Hindi mo mapapansinin. No, sir. Ako, it's not your fault. It's okay. Ito, meeting ito sa akin eh. Parang mixed signals eh. Ay, totoo yan. Kahit nangyayari talaga sa totoong buhay yan eh. Sige po, senyorita. Kuya, sigurado ko ba na dito lumipat si Jerome? Jerome's Kitchen? Opo, senyorita. Ang sabi po nila, dito daw po sila lumipat. Sige, kuya. Hintay mo na lang ako dito. Sige po, sino dito. So, 1 Caesar salad and 1 tuna belly. Yes. That will be all? Okay. Sige po, balikan ko na. Thank you. Miss? Excuse me, miss. Table for ilan po? Eto ba yung Jerome's restaurant? Yes. Gusto niyo po, iupo ko na kayo para makapag-order na kayo? Darlene? Chong, Luisa! Salamat! Ay, nakaning mo lang sila. Langnita, salamat ha! Nag-enjoy kayo! Oo naman! Oo, ingat, ingat! Salamat! Nangmila! Kumusta? Juice pa, no? Sige po. Oh, wow. Ah, siyempre, ikaw rin. Thank you. Mars!
Di ba may usapan tayo, pag dinala kita rito, bawal na yung mag-emote-emote. Eh kahit sa Marcy ata kita dadalhin eh, si Marilyn pa rin yung iniisip mo. Hindi, hindi si Marilyn ang iniisip ko. Iniisip ko si Darlene. Dahil kawawa naman, naiwan mag-isa dun sa bahay. Talaga? Oh, Mars, kinikilig ako para sa inyo mag-ina. Oo, Mars, nakausap ko na kasi si Darlene. At humingi na rin ako ng tawad sa kanya, sa mga pagkukulang ko, at kung naging malamig man ako sa kanya nitong mga nakaraang buwan. At nangako rin ako sa kanya na pagbalik natin sa Batangas, eh talagang pupunuan ko na yung mga pagkukulang ko at bubuuhin na namin ang pamilya namin. Iyan naman! Tama naman yan, Ma. At saka pwede ba, huwag ka mag-abala. Bisita ka rito, no? Ah, ganun ba? Oh, sige, kain ko lang tayo, ng juice yung uhaw na uhaw. Sige. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Magkahalala ba tayo? Nabasa ko sa nameplate mo. Dito ka na nagtatrabaho? Oo, dito ako nagtatrabaho. Kung hindi po kayo mag-order, babalikan ko na lang kayo kasi I'm busy. Oh, teka lang. Gano'n ka na katagal dito? Paano ka napunta dito? Miss, bakit ang dami mong tanong? Pasensya ka na, pero nakikita mo naman na puno ang restaurant ngayon. So, kung hindi ka mag-order, kung hindi ka uupo, babalikan na lang kita mamaya. Okay? Ganito na ba ang serbisyo ngayon dito sa restaurant ni Jerome? Kasi doon naman sa dati niyang resto, mabait yung waitress. Inaasikaso niya na mabuti yung mga customers. Tapos, hindi siya nagtataray. Sino? Si Marilyn? Eh, wala na siya dito, di ba? At kung gusto mong inaalagaan ka, eh di sana pumunta ka sa hospital at hindi sa restaurant. Paka-antipatika mo talaga. Hindi mo ba alam na ang customer ang palaging tama? Eh di kung kanya ng ugali mo, wala kang lugar sa industriya nito. Intindihan mo ba yon? Anong problema dito? Wala, Jerome. Ako na bahala dito. Ako na lang bahala dito. Ito kasing waitress mo. Napaka-antipatika. Tinatarayan ako. Bakit? Eh kasi naman, Jerome, si Madam, ang dami-dami niyang tanong. At diba sobrang busy natin ngayon kasi ang daming tao? Masama na bang magtanong ngayon? Kung sana inaayos niya yung sagot sa akin, eh di sana hindi ko rin siya tinatarayan. Sige na, Darlene. Bumalik ka na muna sa counter. Ma'am, I'm terribly sorry. Wait lang po. Dave, liga. Sir. Pagod lang po siguro si Darlene. Pero don't worry, mabait naman po siya. Ah, si Dave po. Siya na po muna yung mag-assist sa inyo. Ayusin mo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me. Bigla lang po tayo, ma'am. Ayos ka lang ba? Parang pagod ka na, Darlene. Sige, magpahinga ka na muna. Hindi, okay lang ako. Ito kasing babaeng to. Bully. Wala mo na. Pag narinig ka pa, mag-agod pa dito. Sorry, Jerome. Okay lang yun. Ano ka ba? Alcohol. Parang kilala ko kung sino kumain ito kanina. Bet, bet. Ano ba to? Pangit naman ang lasa ng soup nyo. Waiter! Yes, ma'am. Ang pangit ng lasa ng soup nyo. Palibhasa kasi ang mga staff nyo, puro landian ang inaatupag at hindi ang trabaho nila. Nag-aaksaya na ako ng panahon dito. Huwag ka na mag-explain na. Alis na lang ako. Ma'am? Ma'am? Hello, kuya. Sige, sabihin mo na ako dito. Ma'am? Alis na tayo. Ma'am, kung hindi niyo po nagustuhan yung food, marami pa pong choices sa menu. On the house na po. Thank you na lang sa offer mo, pero sapat na yung nakita ko.
hindi na ito yung dating Jerome's Kitchenette. Lumipat lang kayo ng pwesto, naging bastos na ang staff nyo. Pati yung luto nyo, di masarap. Ma'am, ako na po yung humihingi ng dispensa sa nangyari. Kung gusto nyo po sa susunod nyong balik dito, ako na po personally ang magsaserve sa inyo. Bigyan nyo lang po sana ng isa pang chance yung restaurant. Sorry, pero hindi ako nagbibigay ng second chance. Liz, sandali lang. Sa malaking pagkakamali yung pagpunta ko pa dito eh. Oh! Ba't di ba inaayos si Lloyd at yung mga gamit natin? Sinabihan ko kasi siya na huwag munang ayusin. Eh kasi naman, di ba pagkatapos naman nung party, babalik na tayo agad ng Maynila. Hindi sir, mukhang hindi pa eh. May kailangan pa kami tapusin dito ni Mama. Papa-audit kasi namin yung mga kinita ng resort the past 6 months. Eh may nakita kaming discrepancy kaya medyo matatagalan pa tayo dito. Hindi pa pwedeng sa Maynila mo na lang gawin yun. Bakit ba atat-natat kang umalis ng resort? Ay, hindi mo alam? Paulit-ulit? Eh, di ba nga hindi nga ako komportable dito, ayoko nga makita si Marilyn at saka si Perlita. Giselle, paulit-ulit ka rin eh. Ilang beses ka ba namin kinausap ni Mama? There's nothing to be afraid of. Hindi ba may kasunduan tayo ni Perlita? Siguro naman hindi niya sisirain yung mga salita ng yun, di ba? Mabuti na yung nag-iingat, no? Hirap na. Alam mo, Giselle, ilang beses na mapraning ka sa muling pagkikita ni Perlita at saka ni Marilyn, ba't di ba lang isipin na there's gonna be a big possibility na pwede mangyari yun? Hayaan ko na lang na mabawi ni Perlita si Marilyn. Eh alam mo naman na hindi pa kami close ng anak ko. Giselle, may oras pa. Pwede hindi mo siya ligawan. Kausapin mo. Papalapitin mo siya sa'yo. Gawa ko naman yun eh. Kaya lang, ang ayaw talaga niya. Well, then you just have to keep on trying. Oh, sir. Ano sabi ni Miss Taray? Wala, galit na galit eh. Kahit anong sabihin ko, hindi na daw siya babalik dito. Hello? Alam mo, Jerome, hayaan mo na yun. Hindi naman natin siya kailangan eh. Tsaka kung magmamaldita lang siya ng ganyan, ito sa kanya na lang yung pera niya. No, darling, iniisip ko kasi, customer pa rin yun. At saka kung nakita mo siya magsalita kanina, parang regular customer na natin sa before. Hindi ko pa siya nakikita. Pero siguro nga sa may dati mong restaurant, dati na siyang pupunta doon kasi ang hinahanap niya, si Marilyn. Sayang, ang ganda pa naman niya. Hindi siya maganda. Nagpakalunod lang siya sa glutathione at kahit naman sa malayo pa lang, makahalata mo na peke yung ilong niya. She's not even that pretty, okay? Okay. Okay. Tawa ka, Joe. Wala. Marilyn? Are you crying? Why? Wala po. Pangwala. Come on, tell me. Nag-smear tuloy ang makeup mo. You can tell me anything under the sun and I will listen. What is it? Nagpunta po kasi ako kay Jerome. Tapos nakita ko na magkasama sila ni Darlene. See, I told you. Walang kwenta. Ang lalaki niyan. Pero Lola, umasa ako eh. Umasa ako na may babalikan pa ako. Umasa ako na makahawakan niya lahat ng sinabi niya sa akin. Umasa ako na mahal pa rin niya ako. Wala, 6 na buwan. 6 na buwan lang ako nawala. Tapos binalikan niya agad si Darlene. Kinilimutan niya lahat. Lahat-lahat na nararamdaman niya para sa akin. Wes, kalimutan mo na rin ang lahat ng nararamdaman mo para sa kanya. Bagay naman sila ni Darlene eh.
Pareho silang anak ng servidora. And you? You are a Carbonell. You deserve someone better. Sabi ko naman sa'yo eh, walang puwang sa mundo natin ang mga hampaslupang katulad ni Jerome. Stop crying. Sila beauty. Happy birthday. Salamat po. Suot mo yan sa party, ah. May binigay na po kasi sa akin si Lola na ipakao ko na po na yan po ang susuotin ko, eh. Ah, ganun ba? Pero maganda rin naman yan, eh. Tsaka meron din kasi akong ganyan. Gusto ko sana magkaterno tayong dalawa. Nauna na po kasi sa inyo si Lola, eh. Baka magalit sa akin yun. Tsaka hindi naman ganun kadali lang na porket dumating kayo ng bagong regalo, yun agad ang pipiliin ko. Marilyn, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko naman na nilalayo mo yung sarili mo sa akin, eh. Na hindi mo ako gusto. Na kahit ako yung tunay mong ina, di mo pa rin makalimutan yung nagpalaki sa'yo. Naiintindihan ko naman yung anak, eh. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang loob mo. At maghihintay ako. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Kanina ka pa hindi umiimik, ah. May problema ka ba? Wala naman. Naalala ko lang yung babae kanina sa restaurant. Hindi ko alam, eh. Pero parang kita na kami nun. Hmm? Saan naman? Yun nga yung kanina ko pa iniisip, eh. Pamilyar siya sa akin. Pero hindi ko matandaan kung paano. Huwag mo sabihin crush mo siya. Asa ano, mahilig ka na lang sa retokada ngayon. Hindi ah, crush agad. Pero nagagandahan ka sa kanya? Darlene, anuhin ko pa yung ganda niya kung masungit at matapobre naman siya. Mas importante pa rin sa akin yung pag-uugali ng isang tao. Bye, Zero. Pasok ka muna dito, Jero. Asya aling Perlita? Wala siya, eh. Upo ka muna, Jero. Bakit yung pagtitiis dyan? Ito? Hindi ako makabalik sa resort para kunin yung mga luma akong gamit, eh. So, wala. Tiis-tiis na lang muna. Hello, Nay? Kumusta kayo dyan? Pauwi na ba kayo? Naku, anak. Pasensya ka na, ha? May hindi ako magandang balita. Hindi kami makakauwi ni Tita Josie agad, eh. Dahil meron dawng landslide dun sa kabilang bayan. Ha? At least safe kayo. Hayaan mo, anak. Pangako ko sa'yo, gagawa ako ng paraan para makarating ako sa araw ng birthday mo, ha? Okay lang yun, Nay. Basta makahabol kayo at makauwi na kayo, okay na yun sa akin. Inaalala nga kita dyan, eh. Mag-isa ka lang sa bahay. Kawawa ka naman. Okay lang ako, Nay. Kasama ko naman si Jerome, eh. Sige. Sige ho, mag-ingat na kayo dyan. See you later. Bye! Gusto mo ba ng kape, tubig, or anything? No ba? Masahin muna pa ako. Upo ka muna dito. Thank you.
What is it, Allison? I'm in the middle of my shift. Hindi ka maniniwala sa nakuha kong mail today. Ano yan? Marilyn's having a masquerade ball tonight. And guess where? Balik na si Marilyn. Lahat sila, Darlene. Buong pamilya mo nasa resort na. Samahan mo, kailangan ko usapin si Daddy. Wait, Darlene. Aren't you even bothered na nandiyan na yung karibal mo? Saka ako na problemahin yun. Basta, samahan mo ko ngayon. Tara na. Where are you going? Kuya, sige na ho. Papasukin niyo na ako. Kailangan ko makita ang daddy ko. I'm sorry po. Ban pa rin po kayo dito sa resort. Eh, pero kuya, kailangan ko siyang makausap. Sige naman, bawal po talaga eh. Hindi ko aalis dito hanggat di ko siya nakausap. Dad! Daddy! Baka, ito na ba siya? Pagalitan ito. Datulon po, madam. Hey! Look at what the cat dragged in. Yes? Kahit magsisigaw ka dyan, hindi ka maririnig ni Ziggy. Kasi wala siya dyan. Lola. Ang bilis naman ng chismis sa inyo, sa mga squatters area. Wala pa kaming isang linggo mo nakakabalik sa resort. Alam mo na agad at nagkakandong kumahog ka ng bumalik. Lalo, kailangan ko lang naman humakita si Daddy. At bakit? Para bulahin uli? Para pilitin, hot-hotan, pilitin na dito ulit tumira sa resort? Hindi na pwede. Hindi naman ho pera ang pinunta ko dito. Kailangan ko lang naman ho siya makausap para tanungin sa kanya kung bakit hindi siya tumawag sa akin. Obvious ba? Ako. Ako ang may pakana ng lahat. Gumawa ako ng paraan para mawala ka na sa buhay namin dahil hindi naman kita apo. What makes you think napapayag akong bumalik ka ng ganun-ganun lang? Sige na ho, payagan nyo na ho kung makausap si Daddy. Sige na ho, Lola, please. Don't call me Lola. You're not my apo. Sige na ho. Let's go. So, yung mga list ng groceries. Saka yung mga groceries mo rin. Opa! So, what's the plan, China Man? I need a dress and a mask. We're gonna attend a party. Sabi ni Dave na nagtatry din nino isang araw. Yung balat, makinis yung ilong. Chef, yung ilong, ha? Ang tangos, hindi nasarap. O, anong plano mo? Gagawin ko ang lahat para magkausap kami. Gusto kong malaman, once and for all, ano ba talagang lagay ko sa kanya? Of all people, alam mo kung gaano kahihirap at gaano kasakit ang maghintay. Kung talagang wala ka nang nararamdaman para kay Jerome, sabihin mo sa kanya. Ako na ngayon, si Marilyn Carbone. Mayaman? Maganda. Sa tingin mo ba? Nababagay ka sa isang katulad ko? Alam mo, yan yata yung sumpa ng mga magaganda eh. Diba? Pag maganda, umapangit yung ugali. Patalo hindi yan, ha? Sipit ako. Bakit para may kailangan ka sa akin? Kasi gusto kong magtulungan tayo. Knowing Marilyn, gagawa ng paraan yan para magkaayos silang permita. Ako alam lang ni Nanay. Is na miss ko na siya yung gustong-gusto ko na siyang yakapin.